Nasaan po ba si Clara Ring Amelia? Saan po ba siya pupunta? Abay, hindi ko alam eh. Tinawagan ko na doon kina Father at saka kina Marilyn. Eh, wala daw siya doon. Nag-aalala nga ako eh. Bakit pa pala siya biglang umalis? Ay, andyan na pala si Claire, oh! Claire! Ano nangyayari sa'yo? Dugo, dugo, sugat to! Claire, huwag natin sa labas tayo! Hindi ako magdadasal! Claire! Ayoko na magdasal! Umalis na kayong lahat dito! Kung totoong may Diyos, tanggalin niyo ang sumpang to sa akin! Tanggalin niyo ang stigma na ito! Pagod na pagod na ako! Pagod na pagod Claire! Na ako! Sinabi na ako! Umalis na! Sinabi na! Ano? Yung ospital ng mga Montemayor, yung tinatayo nilang ospital, pinamamahayan nyo ng mga demonyo. Ano? Yan ang magkakalo ng balas dito. Ano? Ha? Nakuha nyo na yung gusto nyo? Oh, pwede na kayo. Umalis sa kayo! Umalis sa kayo! Pwede na ba? Natatanong lang ko, Claire. Nandiyan na lang, baka siya tama na! Sabi ko naman sa'yo eh, talagang mahirap tong pinasok mo. Jobet, mali yata yung desisyon ko eh. Kahit anong gawin ko, siya pa rin na nasa puso ko eh. Paano yan? Handa ka ba nahintay na lang na matapos tong mga kaguluhan na to? Eh, paano kung hindi matapos? Paano kung hindi mawala ang stigmata? Yung sinasabi ng ospital na pinamamahayan ng demonyo, dapat hindi matuloy ang pagawa dito. Dapat lang. Oh, alam niyo na gagawin niyo. Sabi lang. Bahala na. Bahala na. Pupuntahan ko siya sa bahay niya. Kung kinakailangan lumunda ko sa kanya, gagawin ko yun. Dahil mahal ko siya. Ikaw ang bahala. Lola? Lola, wala na yung mga sugat. Oh, hindi ba ito ang gusto mo? Claire! Claire! Sinunog na mga deboto mo yung ospital. Ano? Si Edgar. Nandun siya nung nasusunog yun. Ginagawa mo rito? Gusto ko lang po makita yung kalagayan ni Edgar. Umalis ka. Baka may nakabuntot na press. May skandalo na naman ang pamilya namin. Sobra-sobra ng bulong dinala mo sa pamilya namin. Mula nung makilala ka ng anak ko, nagka-leche-leche yung buhay niya. Alam mo, kung talagang mahal mo yung anak ko, lalayo ka.
at patatahimikin mo ang buhay ng anak ko. Bilis. Umalis ka. At huwag kang naman papakita sa amin kahit na kailan. Umalis na kayo. Umalis na kayo! Ano? Hindi ka ba talaga lalabas? Aba, hindi ka naman pwedeng magkulong dito sa loob. Harapin mo yung mga tao sa labas. Pupunta pa nga si Obispo dito para kausapin ka. Lola, ayoko pong makipag-usap sa kanila. Pagkatapos ng lahat na nangyari, parang wala na akong mukhang maihirap sa kanilang lahat. Claire, huwag mong pagkaita ng mga tao sa labas. Dahil sa'yo, lumalakas ang kanilang pananampalataya. Siguro nga nakagawa ka ng pagkakamali. O pero hindi ka naman pwedeng magtago na lang dito sa loob. Kinakailangan harapin mo ang iyong pagkakamali. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang huling magpakita si Claire Adoracion sa mga tao. May balibalitang wala nang stigmata, pero wala pang nagkukumpirma nito. Ano nga bang nangyari kay Claire? Ngayong araw din ito ay inaasahan ang pagdating ni Bishop Pablo Santiago para kausapin si Claire. Maraming salamat ho sa pagpunta ninyo dito para makita ako. Ngunit hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa pagmamahal at pagpapahalaga na binibigay niyo sa akin. Wala na ho ang stigmata. Wala na ang stigmata. Wala na rin ho ang mga panaginip ko. Hindi ko rin alam kung babalik pa to. Hindi ko alam kung babalik pa ang mga sugat. Pero sa palagay ko, hindi na. Bakit, Claire? Siguro tuluyan na nagalit sa akin ang Panginoon. Dahil ginamit ko ang pagkakataon na binigay niya sa akin sa malayong paraan. May aaminin po ako sa inyong lahat. May aaminin. Nagbigay po ako ng maling pangitain. Hindi po totoo na nakita kong namamahayan ng mga demonyo ang ospital ng mga Montemayor. Nasabi ko ang lahat ng yun dahil sa matinding galit. Sana mapatawad ninyo ako. Alam ko dahil doon marami akong nasaktan. Sa lahat ng mga nasaktan ko, sana mapatawad ninyo ako. Wala naman pala.
narinig mo lahat ng sinabi ko. Pagpunta ako dito para magpaalam. Pinadala ako ni Mama pumunta ng Amerika para doon magpagamot. Sana gumaling ako doon. Edgar. Sana magpatawad mo ako. Sana magpatawad mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Matagal na kitang pinatawad. Sana, Claire. Patawarin mo rin ako kung nasaktan kita. Sana. Sana mahintay mo rin ako. May nagbago ba, Claire? Dahil sa akin, wala. Dahil kahit anong isipin pa ng ibang tao sa'yo, mahal na mahal pa rin kita. Hintayin mo ako. Stigmata. Siguro nga dahil walang kapatawaran ang kasalanang nagawa ko. Pero kung kinakailangan habang buhay akong maglingkod sa Panginoon para lang mapagbayaran ang mga kasalanan ko, gagawin ko. Umaasa ako na isang araw, mapapatawad rin ako ng Panginoon. Thank you.